At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh. Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas sa pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga patay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon, ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakataoy pinag-aagawan, kaya naman di niya pinakakawalan, kung makita ko lamang siya kaya isigawan. Kayo po na nakaupo, subukan niyo namang tumayo, at baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo, alam nyo ba pantakal ng bigas namin ay di puno, ang dingding ng bahay namin ay pinatagpitang pingyero, sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo, na di kayang bilin upang ilagay sa inumin, pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling, gamit ng panggatong na inanod lamang sa estero, na nagsisilbing kusina sa umaga ay aming banyo, ang aking inay na may kayamanan ng isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo, pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin, ang 50 peso sa maghapoy pag kakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod o nagbubulag-bulagan lamang po kayo, kahit sa dami ng pera nyo walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo, kaya huwag kang masyadong alata, bato-bato sa langit, ang matama ay huwag magalit, oh, bato-bato, bato sa langit, ang matamaan ay huwag kang masyadong halata, 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 huwag kang masyadong halata.